Good afternoon, everyone. Our topic for today is all about the Moivre theorem and Cramer's rule. So, i-derive natin yung formula ng the Moivre theorem. So, yung formula niya nanggaling sa trigo form natin, which is yung R cis, di ba? C is equal to R cosine theta plus I sine theta. So, kapag ni-raise natin siya into 2, in-squared natin both side of the equation, yung magiging itsura niya is C squared is equal to R squared cosine theta plus I sine theta squared. Then, expand natin to yung cosine theta plus I sine theta. So, we have C squared is equal to R squared. Copy lang natin to. Then, expand natin to cosine squared plus 2i cosine theta sine theta plus I squared sine squared theta. Then, based on sa previous lesson natin, kapag meron tayong I squared, equivalent yan sa negative 1. So, i-ano natin to? I-simplify. So, ang magiging itsura niyan, copy mo yung C squared, then equals R squared cosine squared theta minus sine squared theta. So, ito yan. I squared sine squared theta. So, yung I squared naging negative 1. So, pinagsama ko na lang yan, pinagtikit. Then, plus 2i cosine theta sine theta. Okay? Then, sa trigo, meron tayong identities. Kung saan, yung double angle, cosine 2 theta is equal to cosine squared minus sine squared theta. So, yung equation natin, i-simplify pa natin. So, itong cosine squared theta minus sine squared theta, gawin natin siyang double angle. Okay? Then, meron pa tayong isang double angle identities, which is sine 2 theta, equal yan sa 2 sine theta cosine theta. So, 2 sine theta cosine theta. So, magiging ano to? I sine 2 theta. Okay? So, simplify natin. So, magiging itsura niyan. Copy mo yung C squared is equal to R squared cosine 2 theta, ito yan. Namita natin siya ng double angle identities plus I sine 2 theta. So, ganyan na yung magiging simplified form niya. Therefore, ang formula natin for the Moivre theorem is equal to C raised to n is equal to R raised to n cosine n theta plus I sine n theta. So, kung ilan yung exponent mo, i-substitute mo lang dito sa mga n. So, ayan na yung formula ng ating the Moivre theorem, where n is any power yan. Okay? So, kapag raised to 3, magiging c raised to 3, r cubed cosine 3 theta plus I sine 3 theta. Kapag raised to 4, c raised to 4 is equal to r raised to 4 cosine 4 theta plus I sine 4 theta. Okay? So, kapag nag-raise pala ng power yung ating equation, isa-substitute mo lang yan lahat sa n. So, doon ang galing yung formula ng the Moivre theorem. So, sample tayo. So, example number 1. So, ito C raised to 5 naman. C raised to 5 is equal to 5 plus 2i raised to 5. So, ito yung given natin. C raised to 5 is equal to 5 plus 2i raised to 5. So, yung n natin ay 5. So, para mas mabilis, mode 2 na natin agad. Mode 2 complex, type natin yung 5 plus 2i. So, mag-caltech na agad tayo para makuha natin yung theta tsaka yung r, yung modulus. So, mode 2, type natin 5 plus 2i. Then, press equals shift complex, kunin natin yung r tsaka angle. So, therefore, yung r niya ay square root of 29. Then, yung angle niya is 21.80 degrees Celsius. Ayan.
So, by using Caltech, nakuha natin yung R tsaka yung theta agad. Okay? No need for long method. Okay lang naman long method. Kayo naman bahala. Kinalte ko na para mabilis kasi na-lecture naman na yan nung last week. Then, gamitin na natin yung formula. C raised to n is equal to r raised to n cosine n, n theta plus I sine n theta. Yung n natin, given na yan, di ba? Kung ano yung power ng ano mo, nung equation, yun na yung n mo. So, 5. Ilipat lang natin yung 5 dito. Yan. Then, yung theta. Substitute lang natin. So, ganun lang siya kadali. So, C raised to 5 is equal to R raised to 5 cosine 5 times 21.8. So, degree Celsius yan, no? Plus I sine 5 times 21.8 degree Celsius. Therefore, C raised to 5 is equal to 29 raised to 5 over 2 cosine 109 degrees Celsius plus I sine 109 degrees Celsius. So, yung De Moivre's theorem ginagamit siya sa pag-convert ng rectangular form into trigonometric form kapag raised to power na yung equation natin. Okay, so dyan natin ina-apply yung De Moivre's theorem. So, next example tayo. So, paano naman kapag square root? Kanina, di ba, raised to power yung example natin. Ayun naman, naka-square root naman siya. So, square root of C1 is equal to square root of negative 3 minus 4i. So, kapag ganyan yung given natin, mag-let tayo. So, let natin, mag-let tayo x plus yi. Ito yung rectangular form, di ba? So, let natin yung ito as x plus yi. X plus yi is equal to square root of negative 3 minus 4i. Okay? So, ang ginagawa natin sa math para matanggal yung square root, in-squared natin both side of the equation. So, squared natin parehas para makancel natin. Kasi mahirap mag-solve kapag yung equation natin may square root. So, lagi yung ganyan. Okay? So, i-cancel natin. Therefore, kapag na-cancel to, ito na lang matitira, negative 3 minus 4i, then expand natin to. So, kapag in-expand natin to, basic lang naman to, di ba, algebra. So, x squared plus 2xyi plus y squared I squared. Okay? So, squared mo yung first term, then plus, kung ano yung sign dito, yun din yung magiging sign mo sa gitna. So, positive yan, positive to. Then, 2 times x times yi. Kaya siya naging 2xyi. Plus, squared mo yung second term. So, y squared, I squared. Yung iba, yung y lang yung ini-squared. Mali yan. So, kung ilan yung variable mo dyan, yun yung i-squared mo. So, since dalawa yan, edi dalawa, both mo sila i-squared. Okay? So, okay na. Medyo na-simplify na natin, i-simplify natin itong may I squared. So, ano nga ulit yung I squared? So, negative 1 yan. Therefore, x squared minus y squared. So, pinagsama ko yung walang I. Okay? X squared, ito magiging negative y squared, kaya nilipat ko dito, plus 2xyi is equal to, copy mo lang itong nasa right side of the equation. Negative 3 minus 4i. Then, the next thing na gagawin mo is pagsamahin lahat ng may i, then yung mga walang i. So, yung walang i, yun yung magiging equation 1 mo, then lahat ng may i, yun yung magiging equation 2. So, alin ba dito yung walang i? So, ito, ito, tsaka ito. So, yan yung magiging equation 1 mo. Therefore, equation 1 natin is x squared minus y squared is equal to negative 3. Then, lahat ng may i, pagsamahin mo, ito, then ito lang naman. Therefore, yung equation to natin is 2xy i is equal to negative 4i. Then, kapag okay na yung equation 1 and 2 mo, isimplify mo na lang yung equation 2 kasi both side may i yan, di ba? So, tanggalin mo yung i para ma-equate mo yung equation 1 and 2.
So, from equation 2, we have 2xyi is equal to negative 4i. So, kunin natin yung value ng y para ma-substitute natin dito. Diba? Gagamitin natin yung ano, yung sa algebra, yung substitution para ma-solve natin yung dalawang equation. So, i-write natin yung equation 2 in terms of y para ma-substitute natin sa equation 1 na y para yung variable natin, lahat x na lang. So, therefore, y is equal to negative 4i over 2xi. So, cancel na yung i. Tapos, 4 natin magiging positive 2. Yung cancel to. Therefore, yung y natin is negative 2 over x. So, yan na yung ating equation 2. Then, kapag simplified na yung equation 2 mo, i-substitute mo ngayon sa equation 1. So, substitute natin. So, ayan yung equation 1 natin, di ba? X squared minus y squared is equal to negative 3. Then, substitute natin yung equation 2, which is y is equal to negative 2 over x. Ito sa y. Therefore, x squared minus negative 2 over x squared dapat to, no? Ayan. Is equal to negative 3. Then, i-squared natin to. Therefore, x squared minus negative 2 squared magiging positive 4 na. That, tapos, yung x natin kapag in-squared mo magiging x squared. Is equal to negative 3. So, para mas madali natin siyang masimplify, tanggalin natin yung x sa ilalim sa denominator. Okay? Therefore, multiply natin both side by x squared. So, kapag minultiply mo yan both side by x squared, eto magiging x raised to 4. Eto, makakancel na yung kanyang x squared. So, magiging negative 4 na lang yan. Tapos, eto, negative 3x squared. Therefore, ang equation natin is, ayusin lang natin to. Kapag in-arrange natin, magiging x raised to 4 plus 3x squared. Sinilipat nga sa kabila. Ayan, naging positive 10. Copy mo yung negative 4 is equal to 0. Tapos, i-ano natin siya, i-factor. Kapag finactor natin to, since x raised to 4 to, paghiwalay mo yung dalawang x squared. Then, factor ng 4 para maging positive 3 is positive 4 and negative 1. Is equal to 0. Yeah. So, ito na yung factor mo. Kapag na-factor mo na siya, kunin mo yung value ng x mo. Dito muna tayo. So, x squared minus 1 is equal to 0. Therefore, ilipat mo to sa kabila. Magiging x squared is equal to positive 1. Kunin mo yung square root. Therefore, x is equal to plus minus 1. Yung isang x naman, yung x squared plus 4. Kunin natin yung kanyang... kunin natin yung value ng x. X squared plus 4 is equal to 0. Pag nilipat natin yung 4 sa kabila, magiging negative 4. So, x squared is equal to negative 4. So, ano nga ulit yung square root of negative 1? Yan yung ating imaginary number. Therefore, kapag sinimplify natin yung square root of negative 4, we have square root of negative 1 times square root of 4. Ano yung square root ng anong square root of 4 natin? Positive, negative 2, no? Kapag nag-square root pala kayo, lagi ang sagot yan, positive, negative, then yung value ng square root. Hindi pwedeng, like, eto, square root of 1. Hindi pwedeng ang sagot mo lang dyan, 1. Mali yun. Kapag nag-square root kayo, dapat ang sagot ay positive, negative, 1. Kasi dalawa yan eh. So, dalawa dapat, positive and negative. So, gaya din ito, square root of 4 natin is positive, negative 2, then copy mo yung i. So, kapag yung value ng x may lumabas na i, ang tawag dyan ay absurd. Absurd. Ayan. Ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng gamitin sa equation. So, ang gagamitin lang natin sa equation ay positive negative 1. So, ayan lang gagamitin natin para makuha natin yung kanyang rectangular form. So, substitute natin sa equation 2. Okay, so start tayo sa x is equal to positive 1. Ito yung equation 2 natin, ano?
So, substitute lang yun natin yung x as positive 1. Therefore, y is equal to negative 2 over x, negative 2 over 1 is equal to 2. Therefore, kapag ni-write mo siya as a rectangular form, yung x mo, di ba? Ito yung rectangular form natin. X plus yi. Therefore, magiging 1 plus 2i. Ah, negative 2 pala ito dapat. Ano? Kasi negative 2 divided by 1 is negative 2. So, dapat ano siya? 1 minus 2i. Okay? Tapos, substitute naman natin yung negative 1. Same sa equation 2. We have y is equal to negative 2 over negative 1, positive 2. Therefore, yung sagot natin dyan dapat in rectangular form is 1 minus 2i. Saan ang galing yung 1 minus 2i dito? 1 minus 2i. Kasi yung y mo dapat may i. Ayan yung ano mo kasi rectangular form. Then, ito, negative 1 plus 2i. Okay? Correct ko lang yung mga mali. Okay, so, ayan. So, ganyan ang gagawin kapag naka-square root siya or cube root, ganyan. Ganyan yung process. Procedural lang naman yan. So, kahit magbago yung value niyan, susundan niyo lang itong pattern na ganito para ma-solve niyo siya. Negative 2. Ayan. So, ayan na. Therefore, yung sagot natin is tama. 1 minus 2i, then negative 1 plus 2. Okay? So, next example. So, paano naman kapag logarithmic function naman yung problem natin? So, sample, natural logarithm of 3 minus 4i, tsaka logarithm at base 2i, 2 plus i, then 3 minus 5i. So, paano naman kapag ganyan yung sample or problem? So, kapag logarithm, try natin yung letter A. So, kapag logarithm, ang katapat lang naman lagi ng mga logarithmic functions is exponential. So, kailangan i-convert mo siya into exponential and gagamitin mo yung different properties of logarithm. So, try natin yung letter A. ln of 3 minus 4i. So, first thing to do, kunin natin yung kanyang r and theta. Yun naman lagi ang kailangan natin gawin. Okay? Para makapag-convert agad tayo. So, naka-mode 2 na tayo, di ba? 3 minus 4i plus equals shift complex number 3. So, yung r natin is 5. Then, theta natin is negative 53.13. So, kapag logarithmic function, dapat yung theta natin naka-radian para ma-convert mo siya into constant. Pag degree kasi mahihirapan ka ma-convert. Okay, so in mode natin? Shift mode 4 radian. Ayan. So, automatic na yan. 5 negative 0.927 radian. Okay? So, yun na. Nakuha na natin yung R and yung kanyang theta.
Then after natin makumuha yung r and theta, balik lang tayo dun sa previous lesson natin last week. I-convert natin siya into exponential. So, anong formula ng exponential? C is equal to r e raised to theta I. Where yung theta mo, i-convert mo na siya in radian para ma-convert mo yung, madali mo siya ma-convert into constant. So, 5, yan yung r natin, e raised to negative 0.927i. So, equal din siya sa 3 minus 4i. Ba? So, ito, rectangular form. Ito yung rectangular form niya. Ito yung kanyang exponential form. Yan. Then, after that, kapag na-convert mo na into exponential form, lagyan mo both side ng ln. Diba? Ito yung equation mo. Burahin ko lang, Ayan. So, ito yung equation mo, diba? 5e raised to negative 0.927i is equal to 3 minus 4i. Then, yung both equations, lagyan mo ng ln. Okay? Kapag nalagyan mo na siya ng ln, mabilis mo na yun, masisimplify. So, gamitin natin yung properties of logarithm. Where, ln a plus b, so kapag ln multiplication, pwede mo siyang convert into ln addition. So, ln a plus ln b. Okay? So, pwedeng in terms of ganito, pwedeng in terms of kanyan. So, may napansin ba kayo na ln a times b? So, ito yan. Ln, ito yung a mo, 5. Then, e raised to negative 0.927i, yan yung kanyang b. Therefore, pwede mo yung paghiwalayin. Then, ln is equal to 1. So, another properties of natural logarithm. So, copy mo lang to, ln 3 minus 4i is equal to. So, ang magiging itsura niyan, ln 5. Diba? Kasi ginamitan mo siya. Ito yung a mo. Tapos, ito yung b mo. Ln e raised to negative 0.927. Ayan muna yung magiging itsura niya. Ln 3 minus 4i. Ayan. Ang hirap magsulat sa mouse. Yan. So, ln 3 minus 4i is equal to, ginamitan natin ito ng properties, ln 5 plus ln e raised to negative 0.927i. Since yung ln e natin is equal to 1 na yan, therefore, matitira dyan is ln 5 plus or minus, kasi negative yan, 0.927. So, yung 1.61 nang galing lang yan sa ln 5. Try natin. So, ln 5. Ln 5. Ayan, 1.61. So, 1.61 plus, cancel na to, magiging 1 yan. 1 times negative 0.927i, kaya siya plus negative 0.927i, kasi ln is equal to 1. Therefore, ln 3 minus 4i is equal to 1.61 minus 0.927i. So, ganyan mag-solve ng imaginary number kapag logarithmic functions. So, first step, kunin mo yung r and theta, convert mo into exponential. Then, kunin mo tong kanyang rectangular form. Equate mo both sides by ln. Then, gamitan mo na properties of logarithm. Then, okay na. Ganun lang. Kuha mo na yung kanyang rectangular form. Okay? Then, next example.
So, logarithm. Log of 2 plus i, 3 minus 5i. So, ito yung base natin. Ito yung number. So, meron tayong properties of logarithm. Ang ginawa ko dito, in-equate ko muna siya sa x. Okay? So, itong given natin, in-equate ko muna sa x. Then, nilagay ko yata dito yung properties. Ayan, nilagay ko. Kasi baka yung iba hindi naman tanda. So, nilagay ko dito yung properties. So, properties of logarithm, log of base p, a is equal to x. Itong p mo, ito yung base. Yung a mo is a number and x is the exponent. Okay? So, kapag ni-write mo yan, so p raised to exponent is equal to number. Ayan. So, b is base, x is exponent, then a is number. Okay? Like, for example, you have a log of 2, x is equal to 3. Ayan. Example, ayan. Given mo yan. So, para ma-convert mo siya into equation, gamitin mo lang itong properties na to. So, base, ano yung base mo? So, base mo ay 2 raised to exponent, which is 3, is equal to a number, which is x. Diba? Therefore, x is equal to 8. Kasi 2 raised to 3 is equal to 8. So, ganyan mag-simplify ng logarithm. So, ayang properties na yan yung gagamitin natin for this example. So, okay na kapag na-simplify mo na siya. Ito, i-convert natin into ganito. Into equation na tanggalin natin yung log para hindi tayo mahirapan. Okay? So, magiging itsura niyan. Base, ano yung base mo? 2 plus i raised to exponent. Ano exponent mo? X is equal to 3 minus 5i. So, ayan yan. Base raised to exponent is equal to a number. Then, okay na. Na ayos mo na siya. Natanggal mo na yung log. Maglagay ka ngayon ng ln sa both sides of the equation. Therefore, we have ln 2 plus I raised to x is equal to 3 minus 5i. Then, ayun. Lagyan mo both sides. So, ln 2 plus I raised to x is equal to ln 3 minus 5i. Okay? Then, another properties of natural logarithm, kapag meron tayong raise to power, pwede mo siyang ibaba, ilagay mo siya dito sa gilid. Ayan. So, ln a, raise to power, yung power, pwede mong ibaba, ilalagay mo siya sa gilid. Kaya, pag sinimplify mo, magiging x ln a na lang siya. So, another properties of logarithm. Yun, importante dito na dapat kahit anong subject sa math naman eh. Calculus, integral, DE, advanced math. Dapat alam mo yung basic mga properties sa algebra. Para kapag magsisimplify na equation, madali na lang, mani-mani na lang siya. Okay? So, kung hindi mo alam to, medyo aral-aralin mo yung ano, properties of logarithm, natural logarithm. Kasi lalabas sa exam yan. So, balikan natin para hindi tayo mapag-iwanan sa pag-solve. So, ito na nga, another properties of natural logarithm, ibaba lang natin yung x. Therefore, yung x mapupunta dito sa kaliwa. Copy mo yung ln 2 plus i, then copy mo yung ln 3 minus 5i. Then, since x yung isosolve natin, i-divide natin both sides of the equation by ln 2 plus i. Therefore, magiging itsura niyan is ln, bakit bitin? Wait lang. Score. Bitin talaga siya. So, anyway, ganun naman. So, ln
3 minus 5i divided by ln 2 plus i. So, sinimplify mo lang yan. Ni-write mo lang yan lahat in terms of x. So, wag malilito dyan. Okay? Then, okay na, nakuha mo na yung x, na-convert mo na siya into ln. Like, gaya ng example natin sa letter A, kapag ln na siya, i-convert natin yung nasa loob into a exponential form para mabilis natin siya ma-convert into rectangular form. Okay? So, dalawa yan. So, dalawa yung ko-convert natin into exponential form, yung 3 minus 5i and 2 plus i. So, hindi ko na ipipindot sa calculator. Itatype ko pa ba? Sige, type natin. Okay. 2 plus i plus equals shift complex number 3. So, yung theta ulit natin dapat naka-radian kasi para ma-convert natin into constant yung ln e raised to a radian, okay? So, 2.24 angle 0.46. So, ayan. So, kapag kinonvert natin into exponential form, we have 2.24 e raised to 0.46i. Okay? Then, yung 3 minus 5i, i-convert din natin into exponential form. Shift complex number 3, no? Ayan. Press ST lang para lumabas yung kanyang anong tawag doon? Decimal form. So, 5.83. Tapos, angle niya is negative 1.03. Therefore, C is equal to 5.83 e raised to negative 1.03i. So, kapag na-convert mo na both yung dalawa sa exponential form, i-rewrite na natin. Therefore, X is equal to ln 5.83 e raised to negative 1.03i, ito yan, over ln 2.24 e raised to 0.46i, ito rin yan. Okay, so, ano mo lang siya, kinonvert mo lang siya into exponential form. Then, gamitin natin yung properties, again, of natural logarithm, ln ab is equal to ln a plus ln b para ma-simplify natin siya. Therefore, we have ln 5.83 plus ln e raised to negative 1.03i over ln 2.24 plus ln e raised to 0.46i. Then, ito type mo lang to sa calculator. Okay, so ln 5.83 is 1.76, then ln 2.24 is 0.81. 1.76 and 0.81, then yung ln e natin, automatic 1 yan. So, magiging 1 times negative 1.03, kaya siya naging negative 1.03. Tapos, 1 times 0.46i is equal to positive 0.46i. So, ayan na yung simplified form natin. Pwede mo siyang gamitan ng conjugate where imumultiply mo siya both numerator and denominator by 0.81 minus 0.46 over 0.81 minus 0.46, or pwedeng i- type mo na lang as is para hindi ka na mahirapan. Type nyo na lang. Pwede naman Caltech. 0.81 plus 0.46i. Therefore, press SD lagi para lumabas yung kanyang decimal form. Therefore, yung x natin is equals to 1.1
minus 1.89 i. So, sa advanced math, ano lang, 2 decimal places lang tayo. Okay? Matabunan, no? Matabunan yung sagot. Wait lang. Ayan. So, 1.1 minus 1.89 i. Okay? So, that's all for the Moivre's theorem. Proceed tayo sa Cramer's rule. Ayan. So, kapag Cramer's rule, medyo ano siya. Ayan, medyo complicated na yung equation natin. So, dalawang equation, meron na tayong variable W, variable C, then meron tayong constant. So, two equations yan. So, gagamitin natin yung Cramer's rule or determinant's rule para masolve natin to. Hindi kasi kaya yan ng ano lang, yung first process natin na i-convert into a logarithmic or trigonometric, exponential. Hindi na kaya yung equation na yan. So, ang gagamitin na talaga natin ay Cramer's rule. So, kapag Cramer's rule, gagawa ka ng gawa ka ng table. Table for W, table for C, then table for constant. So, gawa tayong table. So, for W, 2 plus i, then negative 10i. For C, ito, positive 1 yan, then negative 1 plus 3i. Sinubstitute ko na yung negative. Yeah, negative 1 plus 3i. Then, for constant, we have 11, tapos negative 101 plus 3i. Then, kapag okay na to, nagawa mo na yung table ng tatlo, kinuha mo yung coefficients nila, kunin mo ngayon yung determinant. So, para makuha si determinant, ang gagamitin mo, itong dalawa, si W tsaka si C. Ayan. Okay? So, para makuha si determinant, diba sa matrix ginagawa natin, ano, pababa muna, mamultiply natin yung pababa. Ayan. Tapos, ma-minus natin sa product nung pataas. So, kaya siya 2 plus i times negative 1 pala to, no? Plus 3i, then minus yung product nung pataas. So, negative 10i times 1. Okay? So, correct ko lang to. Yeah. Yung W, kinapi mo lang naman yan, tsaka yung C. So, ayan. So, pababa, 2 plus i times negative 1 plus 3i minus negative 10i times 1. Therefore, kapag in-input mo to sa calc U, lalabas dyan is negative 5 plus 15i. 2 plus i negative 1 plus 3i minus 10i na lang, negative 10. Yan, negative 5 plus 15i. So, nakuha mo na yung determinant. Then, after mo makuha yung determinant, kunin mo ngayon yung determinant ng W. Para makuha mo yung determinant ng W, kunin mo yung coefficient ng constant, then C. Okay? Ang pagkuha ng coefficient, yung placement niya, alam ko tinuro naman na to sa inyo nung senior high or sa algebra nyo, paano siya, pa kaliwa. Nasaan yung kaliwa ng W? K na, di ba? Then, kaliwa niya is C. So, pakaliwa siya lagi. Okay? So, K, C. Kaya, K muna mauuna, then C. Tapos, gamitin natin yung pababa, product ng pababa, minus product ng pataas. Therefore, 11 times negative 1 plus 3i minus 1 times negative 101 plus 3i. Oh my God. Bakit may typo na naman?
So, ayan. So, kapag in-input mo yan sa calc, so, kapag in-input mo to magiging 90 plus 30i. So, try nga natin. So, 11 times negative 1 plus 3i minus 101 plus 3i. Bakit yan? So, 11, negative 1 plus 3i then minus 1 negative 101 plus 3i ayun, 90 plus 30i. Hindi ko yata nalagyan nung negative 101 kanina sa calc. Okay? So, yan na yung determinant of W. Then, next step, para makuha mo yung W, determinant of W divided by the determinant. Okay? So, 90 plus 30i over negative 5 plus 15i. So, 90 plus 30i divided by negative 5 plus 15i. Therefore, yung W mo is 6i. So, ayan na yung isang mong sagot. Then, kukunin mo ngayon yung rectangular form ng C. Para paano makuha, sundin mo lang itong process ng DW. So, kunin mo ang determinant ng C. Like, sabi ko kanina, paano siya, di ba, pa kaliwa. So, yung nasa kaliwa ng C mo ay W. Then, ang susunod sa W ay yung K. K na. Kaya W, then K. Write mo lang yung 2 plus i, negative 10i, 11, negative 101 plus 3i. Then, kunin mo yung determinant, pababa, product ng pababa, minus product ng pataas. 2 plus i times negative 101 plus 3i minus 11 times negative 10i. Therefore, atising mo is negative 205 plus 15i. So, try natin na para makita talaga natin walang typo dyan. Negative 101 plus 3i minus 11 times negative 10i. So, negative 205 plus 15i. Then, kapag nakuha mo na yung determinant of C mo, i-divide mo na siya sa determinant para makuha mo na yung value ng C. Therefore, C is equal to 5 plus 12i. So, try natin. So, dC divided by negative 5 plus 15i. Yun, 5 plus 12i. So, ganyan lang ang pag-solve ng Cramer's rule. So, first step, kunin mo yung kanilang coefficient ng WC, then K. Then, after makuha yung coefficient, kunin mo yung determinant ng W, then yung determinant ng W, divide mo sa determinant, makukuha mo yung W. Then, for C, ganun din. Kunin mo yung determinant ng C, then divide mo sa determinant, makukuha mo na yung value ng C. So, procedural naman itong Cramer's rule. Okay, kahit mag-iba pa yung value niyan, same process pa rin naman. Then, last example. So, number 7 siya sa book eh. Sa exercise sa book. Wala kasing libro ngayon eh. Pero pag pumili kayo ng libro sa advanced math, so number 7 siya, exercise. Number 7. So, ang given natin is 5 plus 18iw minus 6ci is equals to 267.32 minus 10i. 6iw minus 1 plus 3ic is equals to 15.32 minus 13.36i.
So, first step, anong gagawin natin? Kunin natin yung coefficient ng W, C, tsaka yung constant. So, for W, 5 plus 18i, then 6i. For C, negative 6i, then negative 1 minus 3i. Then, for K naman is 267.32 minus 10i. Then, 15.32 minus 13.46i. Then, kapag nakuha na natin yung coefficient ng tatlo, kunin natin yung determinant. Para makuha si determinant, ang gagamitin natin is coefficient ng W and coefficient of C. Then, copy mo lang yan, 5 plus 18i, 6i, negative 6i, negative 1 minus 3i. Then, product ng pababa minus product ng pataas. Therefore, we have 5 plus 18i times yung negative 1 minus 3i minus negative 6i times 6i. Kapag in-input mo sa calculo yan, therefore, yung determinant natin is 13 minus 33. Then, kapag nakuha na yung determinant, kunin natin yung determinant nung W. So, paano siya? Pakaliwa. So, K muna, then C. So, K natin is 267.32 minus 10i, tapos 15.32 minus 13.46i. Yung C natin is negative 6i, negative 1 minus 3i. Then, product ng pababa minus product ng pataas, 267 minus 10i times a negative 1 minus 3i minus 15.32 minus 13.46i times negative 6i. So, kapag in-input natin sa calculo yan, ang lalabas ay negative 216.56 minus 700.04i. Kapag nakuha mo na yung determinant ng W, kunin mo na yung W. Okay? So, W natin is determinant of W divided by the determinant. So, negative 216.56 minus 700.04i. 04i divided by 13 minus 33i. Therefore, W natin is 16.13 minus 12.91i. So, nakuha mo na yung isang sagot. Problema mo na lang yung C. So, yung C, para makuha, kunin mo yung determinant. So, pakaliwa siya, W, then K. 5 plus 18i, then 6i, 267.32 minus 10i, 15.32 minus 13.46i. Then, product ng pababa minus pataas, 5 plus 18i times 15.32 minus 13.46i minus 6i times 267.32 minus 10i. Then, input nyo lang ulit ito sa calculo. Ang lalabas na DC mo is 258.88 minus 1,395.46i. So, kapag nakuha mo na yung DC, makuha mo na yung value mo ng C. Where C is equal to DC over the determinant. So, 258.88 minus 1,395.46 divided by 13 minus 33. Either for C mo is 39.28 minus 7.63. So, that's all. So, yan na lahat ng problems and formulas for the imaginary number. So, tapos na tayo sa chapter 1 ng advanced math. So, if you have questions regarding on this topic, kindly message me on my messenger, okay? So, that's all for today's lecture. Stay safe. And thank you.